Good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga kaparming. Muli po, nagbabalik. Vlogger pa pala tayo. Nagko-content pa pala tayo. Okay. Ayan, medyo madalang na yung aking mga upload. Gawa nung may mga pinagkakaabalan tayo sa buhay natin, no? Pero, okay. Let's try to answer some of the questions from the comment section. Yung tanong ni Boss Arvent, Sir, ang aking tanim na talong po ay malapit sa mga bahayan. Itatanong ko lang po kung maamoy o mabaho ang atmos. No? Okay. So, topic tayo sa atmos, no? Ano ba yan? Yan? Atmos. So, si atmos mga kaibigan, no? Para sa mga baguhan. Atmos po is a miticide AI po ng Abamictin, no? Ang talagang target lang ni Atmos, ayan, ang target lang ni Atmos is mga mites and thrips. Yan, yan yung talagang tinatarget niya. So, Abamictin, napakaraming brand po, no? Napakaraming brand si Abamictin sa industry. Ayan. So, ako, personal, ito yung ginagamit ko, yung Atmos. Kasi, ito yung nag-save, ano, naging savior ng aming talong journey. Kung napapanood nyo yung aming mga vlog before, yung aming mga talong journey noon, na yun yung tinamaan kami ng mites before and then trips, halos gasgasin yung mga talong namin noon. Ano, so, ito yung nag-save ng kuha namin, ng crops namin. And then, sa seedlings naman, sa mga seedling management, yun din yung aming ginagamit. No, yun po yung aming ginagamit para maiwasan na hindi mangulot yung aming sili. Pero balik tayo sa tanong ni Bossing, no, kung mangamoy ba. Hindi naman po maamoy yung atmos, no. Ang grabing amoy po is yung ang grabing amoy po ay yung nimbicidin. Ito po yung nimbicidin na sinasabi kong maamoy. Yan ba? Malabo. Ayan. Yan po yung maamoy. Ayan. Pero kapit na kapit kasi siya sa dahon, no? So, pwede natin itong ipag-mix mga kaibigan. Ayan. Pwede natin yan ipag-mix na dalawa. Ayan. Isang kutsara lang ho nito. Ayan. Isang kutsara and then 25 ml. Ayan. 25 ml ang nimbicidin. Okay, so ganun lang, napakagandang epekto po niyan, no? So, pero discretion nyo pa rin kung ano yung gusto nyong gamitin na pamuksa sa mites at saka sa thrips, no? Kasi meron naman tayong kanya-kanyang diskarte sa ating farming na naging effective para maparami pa yung ating ani. So, for me, ang aim ko din is to share ng mga ginagamit namin sa pagtatanim na nakakatulong na mag-increase yung ating yield, ano, yung ating harvest, no, kasi yun naman talaga yung ating dapat na output sa ating negosyo sa pagtatanim, no. Yan, blanco yung ating mug, no, wala pa tayong sponsor. Yan. So, yun lang mga ka-farming yung aking video sa ngayon, no? So, we are planning to take the chapter 3 ng ating talong version, no? Talong journey. So, inaayos lang namin ang aming mga labor kasi nung nakaraan, halos wala na kaming makuhang labor noon. Kaya wala na. As in, kaya hindi nyo na kami nakikita, hindi nyo na ako nakikita na nagbablog sa talong, no, kasi wala kami makuhang labor. So once na ma-set up namin yung labor, no, yung lupa nakapagpahinga na, no, pwede na ulit tayong magpatanim ulit, no. So this October, no, November, December, ayan. So tinitignan pa namin baka magpatanim tayong November tapos bagyuhin tayo. Anyway, di naman natin 'yan masasabi, no. So thank you mga ka-farming sa laging pagsuporta ng aking mga videos, no. So sana nakakatulong pa rin ang nakatulong tong video na to. Pero keep safe everyone, no. Kita-kits tayo sa mga ating mga susunod na video. Ayan, pagbutihin natin ang ating negosyo.
lalong-lalo na sa farming para maging smooth ang ating income at matulungan natin ang mga ating kapwa at ang ating kapamilya. And so, yun lang mga ka-farming. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Maraming salamat sa palaging pagsuporta. Yan, minsan may nag-chat sa message sa page natin, may nagko-comment na, "Boss, hindi ka na nagka-vlog." So, ibig sabihin, nakaabang kayo sa aming mga video. So, thank you. Appreciated ko po 'yun, no. Thank you so much.